nasa pinakaharapan po tayo ng bahay at the moment. Nakikita na po yung ano, yung laki ng bahay. Zoom ko lang po para makita niyo siya. Yan o. Oh. Itong portion po na to, dining. And then ito po, sala. And then yung sa may pinakadulo po sa left side, yan po yung master's bedroom po natin. Itong portion po na to, ito po yung porch po nila. Porch, tapos yung master's bedroom. Dito po siya, master's bedroom, bedroom mo, bedroom 1, then bedroom 2. Lahat po ng bedrooms po natin, dito po siya. Tapos yung sala, dining, and yung pong kitchen po natin sa portion po na to. Tapos yung space po dito, nakatrapa po tayong space dito sa portion po na to. Provision po para po sa parking space po ng mga client po natin, itong hanay po na to. So itong portion po na to, magiging garden area po yan. So makalat nga lang po, pero tatambakan po natin yan to para po nasa ganun po, luminous po siya. So garden area, tapos itong portion po na to, ito po yung parking space po natin. Naka-elevate po yung bahay para nasa ganun po in the future, if ever man po tataasan po yung kalsada dito, hindi pa rin po mahabol yung elevation po ng bahay. So nasa nasa harapan po tayong master's bedroom ngayon. Meron po tayong nilagay na wood tile po dito. Tapos meron pong wall lamp yan dyan. Wall lamp din dun sa kabila. Tapos meron po tayong flat box dito. Sa paletter L. So, paletter L po yung flat box natin. Tapos yung canopy po natin dito, paletter letter L din. Bumaba po yung canopy po natin dun. Sa portion po na yun. Tapos gray po yung ginaya po nating flash and gutter. Wood grain po yung spandrel po natin. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa St. Jude. Date po ngayon, March 24. Nasa pinakaharapan po tayo ng bahay at the moment. Nakikita na po yung, ano, yung laki ng bahay. Zoom ko lang po para makita nyo siya. Yan o. Oh. Itong portion po na to, dining. And then ito po, sala. And then yung sa may pinakadulo po sa left side, yan po yung master's bedroom po natin. And pa... Pahaba po yung bahay. Papunta po dito sa may left side. Since yung orientation po ng lahat po ng mga client po natin. Yan, pinabati po pala natin yung mga client po natin. Si Tito Max at saka po si Tita Teresa. Yan, nasa Manila po the moment. Yan. Pahaba po. Lengthwise po yung orientation po ng lot. Kaya kung papansin niyo po, ang laki pong lumitaw ng bahay. Actually, malaki po pala talaga siya. Halos nasa 250 square meters, yung pong floor area po ng bahay dito. Itong portion po na to, yan, ito, nasa 7 meters po yan. 7 meters po yung lapad po ng garahe po natin. Yan, bali, from dito, sa dulo po ng pinaka right side po ng wall, o yung property line po natin, hanggang dito po siya, sa may portion po na to. Yan po yung pinaka parking po natin. So 7 meters by 7 meters po yung lapad po niya. Good for 2 cars po. Ayan, kahit po van or pickup truck, ayan, pwede po siya sa sukat po ng 7 meters by 7 meters. Kasi silagad na po siya natin dito sa may right side. Tapos ito pong bakod na to niyan. Itong portion po na to. Itong pong 7 meters po na to na gate po natin para sa mga sasakyan, nag-slide po niyan yan. Nag-slide po yan, papunta po dito, pinasama na po sa package po ng mga client po natin, sliding gate, tapos automated po siya. Yan, automated gate. Tapos, itong portion po na to, sa may bandang, dito po, sa portion po na to, dito po yung pedestrian gate po natin. So, pedestrian gate, kasi po meron po tayong porch niyan dito. Yan, itong portion po na to, ito po yung main door po natin. Tapos hanggang dito po, meron po tayong porch po dyan. May mga steps po tayo dito, siguro mga 3 steps.
yung hagdan po natin dito. Elevate po yung porch, tapos ito po yung main door po natin. Meron po tayong roofing yan dito sa portion po na to. And then yung open area po na to, yung portion po na to sa harapan po ng ating master's bedroom, magiging garden po niyan to. Sasaraduhan po niyan natin to. Ito po yung existing gate po nila. Yan, itong portion po na to. So, sasarahan po yan. Pati po yung backwood po nila, ayusin po natin. Kasi naka rough finish lang po siya at the moment. Pero isa naman na po yan sa package, ayusin po natin yan para maging modern na finish din po. Yan, garden area, tapos yan po yung parking po natin. Oh. Napakaluwang. Yan, so, pasok po tayo dito para makita niyo po yung layout or yung flow po ng layout natin dito. So, pagpasok po, yan, meron po tayong hallway po dito. Unlike po yung mga usual na ginagawa po natin, open concept po. Ito po, nakapagpasok po natin, hallway po muna yung makita po natin. Yan. Hallway, yan. Pag lumakad po tayo ng konti, meron po tayong mga access dito. Kung sa right side naman po, access po yan papunta sa living and dining. Pakita ko po mamaya. And then ito pong unang door sa right side ko po. Ito po yung unang bedroom po natin. Yan, first bedroom. Yan, wala po siyang banyo. So, ano lang po siya. Bedroom lang po. And then, on the other side po. Ito po sa my right side ko naman. Meron po tayong another room dito. Yan, tapos pinalakihan na rin po natin mga windows dito. Para po, yung natural light na pumasok po. Mag-start na po pala yung masilyahan po natin dito. Yan po. Tapos, ayun, si pinag-spandrel. Nag-spandrel na rin po sila. Since naka-elevate po yung isang roofing po natin, isang portion po ng roof natin, so kailangan po unahin po niya yung mga spandrel dito sa portion po na to. Before po takpan yung roof sa may portion po na to. Last pong room na to, meron po siyang banyo. Ayan. Ito po yung sariling, may sarili pong banyo itong room na to. And then after po sa room na to, punta po tayo sa ano, sa master's bedroom. Ayan, ito naman po yung master's bedroom po natin. Hindi lang po tayo makapasok since nandito po yung mga gamit natin. Yung mga spandrel, yung mga flashing, yung mga bakal na gagamitin po natin para po sa parking. Pansin niyo po yung master's bedroom po natin, meron po tayong malaking window dito. Big window po dito. Meron din po tayong big window sa side po nito. Request po ng client po natin. And then ito po yung banyo po nila. Yan, from our masters, yan, proceed naman po tayo sa sala po. Yan, ito po yung main door kanina. From main door, papasok. Yan po tayong opening po dito. Itong opening po nito. Ito po yung sala po natin. Yan, napakaluwang na sala. Tapos ito po yung magiging TV wall po niyan. Itong wall po na to, since yung TV po ng mga client po natin, 75 inches, yan, request po nila malaking TV wall. Kaya din po na, dito na po natin nilagay yung TV wall natin. TV wall, and then, yung pang sofa po niyan. Dito po siya sa portion po na to. And then, meron po tayong malaking window po dito. Ayan, window dito, big window, and then awning window po sa side na to. And then, yung pong bar area ng mga client po natin, dito po nila ilalagay niyan sa portion po na to, since maluwang naman po yung space po natin para sa sala. Meron po tayong enough space para po sa bar area po ng mga client po natin sa may portion po na to. And so after po ng sala, yan, proceed po tayo sa dining po natin, dining area. Meron po tayong another big window po dito, and then yung viewing po natin dito is yung garahe po natin. Yung carport po natin, start po siya dito. Ayan. Pati po ito, itong buong area po na to, hanggang dun sa bakod. Yan na po yung property line natin. And then itong malaking opening po na to, lanay po ito. So sliding glass po yung dito. And then papakoveran po natin to ng polycarbonate yung portion po na to, para kahit na po umuulan, hindi po nababasa yung portion po na to. So, enough space po yun dito. Ayan, meron din po tayong space dito sa portion po na to. Papunta po yun sa may likuran. Ito naman po yung magiging formal kitchen po natin. Formal kitchen. Tapos meron po tayong bar counter
sa portion po na to. Yan, dito po, may bar counter po tayo. And then, meron po yung po kitchen po natin. Sa letter L po siya. Letter L. And then, meron po tayong storage dito. Storage room. Sa may portion po na to. And then, yung pong common CR po natin, nasa dulo po siya. Yan, sa pinakadulo. Yan. Ito po yung common CR po natin. Common CR, and then sa left side naman po, there's another room po dito. Papasin po, maluwang din po yung room na to. Ito po yung magiging dirty kitchen po ng mga client natin. Dirty kitchen, tsaka po yung laundry po nila. Dito po nila ilalagay. Tapos, meron ka po tayong space dito sa likuran. May space po dito sa likuran. Pwede pong gawing sampayan, drying area. Pwede po yung dito. Meron din po tayong extra space dito. Yan, ito pong likuran po na to, access po yun papunta po sa, ano, sa lanay po natin. Yan, ito pong portion na to, yung lanay area. Papunta po sa may parking. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin dito po sa may St. Jude, yan, San Fernando. Yan, proceed po tayo sa ibang sites. Mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Santa Maria, Mexico, yung bagong open na site po natin. Dumating na po yung mga materials po natin dito. Yan yung blocks po natin. Nandiyan na yung graba natin. Nandito na rin po. Pati yung buhangin. Nandito po natin na nilagay yung buhangin po natin. Tapos nag-start na po yung paghukay. Excavation po natin dito. Check po natin yung update. May isang poste na po na nakatayo dito. Tuloy-tuloy na po niya yung paglalagay po nila ng mga poste. Kasi na-fabricate na po nila yung mga poste natin sa may side po na yun. Sa portion po na yun. Yan o. Yan, na-fabricate na po yung mga poste. So, magtatayo na po yan. Tapos, ongoing po yung pag-hukay po natin. Tapos, yung lupa po dito medyo matigas. Yan o. Yan, actually, yung lupa po na ito, pinatampakan po yun ng mga client daw po natin 2 years ago. Ayan, nag-compact na po yung lupa. Ayan, buo-buo po siya. Ano, ligas po ng lupa. Which is, mas maganda po yung ganyang type ng lupa. Ayan, matigas na po. Ayan, bali sa nasa pinakarapan po tayo ng bahay niyan. Itong portion po na ito. Doon po yung porch po nila. Porch, tapos yung master's bedroom. Dito po siya, master's bedroom, bedroom mo, bedroom 1, then bedroom 2. Lahat po ng bedrooms po natin, dito po siya. Tapos yung sala, dining, and yung pong kitchen po natin sa portion po na ito. Tapos yung space po dito, natira pa po tayong space dito sa portion po na ito. Provision po para po sa parking space po ng mga client po natin, itong hanay po na ito. Ano, medyo kalaban lang po ngayon mga ka-blessed yung init. Ayan, summer na summer po. Alam ko po sa kahit na ibang, sa ibang part po ng ayan, Pilipinas. Ayan, init na po. Welcome na po natin yung summer dahil mag-April na po yan. Welcome na po natin yung tag-init. Official na po. Tapos yun po mga ka-blessed, farm lot din po yung dito. Check po natin sa harapan po ng bahay nila. Ano, farm lot din po. Kasi naman po, hindi siya palayan. Manggahan naman po siya. Yan, napakaraming mangga sa palibot. Tapos meron na rin pong nakabakod dito. Yung mga neighbor na po, yung mga client po natin. Yan, meron po ka neighbor dito. Tapos meron na pong kapitbahay sa may likuran. Yan, tapos punta po tayo sa may side portion po ng bahay. Itong portion naman po na ito, bakante po ito. Bali, lot pa rin po siya ng client natin. Hanggang din po sa may gilid na ito. Bali, ito pong portion po na ito. Open area po niyan. In the future po, if gusto pang magpatayo ng another house sa mga client po natin,
ay meron pa po silang extra space sa portion na to, or kung gusto po nilang recreation, maglagay ng pool. Ayan, maglagay po ng recreation area. Napakalawang pa po ng portion po na to. Bali, nasa 500 square meters. Yung pong total lot area ng client po natin. Ayan, medyo challenge lang po talaga yung paghukay. Mostly po sa mga sites natin, yung paghukay po talaga yung pinaka-challenge. Dahil na po kung nataon po na summer, yung pong lupa talagang matigas. Kapansin nyo po, buo-buo po yung lupa. Oh. Parang bato na yan pag hinuhukay, kaya kakailangan po nila ng piko. Pero once na natayo na po yung mga poste, yan, nakapag-asinta na po tayo sa mga partitions po natin. Pag luwas na lumitaw na po yung asinta, mabilisan na po yung trabaho nun. Ayan, mga kablasid, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin sa Santa Maria, Mexico. Yan, proceed po tayo sa ibang sites. Mga kablasid, ngayon po, nandito po tayo sa site po natin sa Nepo Subdivision sa May Angeles po. Nandito po tayo ngayon sa pinakaharapan po ng bahay. Date po pala ngayon, March 31. And nakikita na po yung full view po ng bahay. Since na demolish na po natin yung bakod po nila dito sa may harapan. Ayan, litaw na po yung bahay. Nandito po tayo ngayon sa pinakaharapan. Bali, itong portion po nito niyan, ito po yung magiging garden area po nila. Yung portion po na to, itong halaman po na to, maalis din po ito. Pero itong isa po na to, itong puno na to, ay titira po natin to. Ano po kasi ito? Rambutan. Ayan o, may mga bunga na. Hindi po alam kung nakikita nyo, pero may mga bunga na po, kulay green pa. So, titira po natin yan para meron po tayong lilim dito. Napakalilim po kapag tanghali. Since meron po tayong puno ng rambutan dito. Ayan, may bunga na. Ayan. So, itong portion po na to, magiging garden area po yan. Medyo makalat nga lang po, pero tatambakan po natin yan to para po nasa ganun po, luminis po siya. So, garden area, tapos itong portion po na to, ito po yung parking space po natin. Naka-elevate po yung bahay para nasa ganun po in the future, if ever man po tataasan po yung kalsada dito, hindi pa rin po mahabol yung elevation po ng bahay. So, nasa harapan po tayong master's bedroom ngayon. Meron po tayong nilagay na wood tile po dito. Tapos meron pong wall lamp yan dyan. Wall lamp din dun sa kabila. Tapos meron po tayong flat box dito. Sa paletter L. Ayan, paletter L po yung flat box natin. Tapos yung canopy po natin dito, paletter letter L din. Ayan, bumaba po yung canopy po natin dun. So, portion po na yun. Tapos gray po yung ginaya po nating flash and gutter. Wood grain po yung spandra po natin. Check po natin yung progress dito sa loob. But, ayan, mga tile setter po natin. Nagtatiles na. Ay, pwede tulon na. Kakalagay na pa. Pwede na yan. Ika yung gilid, dali pa. Ah, sige. Hindi mo kang gilid ka yan. Ah, sige. Yan, tapos sa harapan po mga kablasin, naglagay po tayo ng rock tile dito. Bale, itong rock tile po na to, pina-upgrade po yan ng mga client po natin. Yung usual na ginagamit po natin dito, regular tiles lang po. Pero yung dito po, rock tile po siya. Yan ah. Mas mataas po kasi yung costing ng mga ganitong klase ng tiles compared po sa mga regular na ginagamit po natin. Pero nag-upgrade po yung mga client po natin kasi everyday daw po, yan, nakikita po nila yan. Everyday po mapasok sila sa bahay, yan po yung nakikita natin. Yan o. Natural rock. Yan, tapos ongoing po yung pagtatiles po nila dito. Ito po yung tiles na pinili po ng mga client po natin. Wood design po siya na parang kulay cream or brown. Sa alos na nakatiles na po yung buong area po ng bahay. So, portion po na to. Ito po yung dining. Tapos yung kitchen po natin, doon po siya.
As ongoing po yung pag-finish po ng mga kisame natin. Tapos yung mga rooms po, pati po yung mga rooms, ganyan din po yung kulay na ginamit po natin na tile. Pare-pareho po mga rooms, tapos pati po yung sala dining. Nakamukha po yung kulay. Ay, nasa master's bedroom po tayo. Ayan, napalagay po ng window po nila dito sa master's bedroom. Tama-tama, pag po in-open po yung mga windows, yan yung makikita po natin sa harapan. Yung garden area po, nasa portion po na yan. Ito po yung banyo po natin. Ayan, banyo ng master's bedroom. Nag-start na po silang mag-tiles dito. Ang kulay white po yung wall tiles po natin dito. Yung room. Nabati po yung pag-finish po ng mga walls po natin, ng kisame. Yan, tuloy-tuloy na rin po. Ano po yung banyo po natin dito sa common. Yan. Third bedroom. Yan po si Ricky. Ricky na. And nag-finish po sa mga rooms natin. Yan, ito po yung pinaka-likod na bedroom. Yan, ito po yung space natin sa likuran. Pakita ko po sa inyo. Napakaluwang pa. Yan. Nag-pass din po ng mga client po natin. Gusto nila meron po maluwang na space sa likod. Kaya yan, hindi yung glib po tayo ng maluwang na space dito. Tapos meron pong garden area sa harapan. In the future po, ang gusto po na mag-extend ng dirty kitchen, ng laundry, or ng lanay, pwede pa sa area po na to. Yan, tapos balik po tayo sa kitchen. Yung kitchen po natin pa letter L po siya. Ngayon po, yung client po natin dito, si Sir James, gumagawa po siya ng mga cabinets. Ayan, so yung mga cabinets po dito, siya po yung gagawa. Ayan, eventually po once na natapos po yung mga cabinets, yan, papakita po natin. Ano po in the future, may plan po silang magkaroon ng business for cabinets. Ayan, para makita nyo po. If may mo interested po na magpagawa ng cabinets, makita niyo po yung finished product. Yan, isasama po natin sa house tour po natin dito. Ito po yung back door po natin. Yan, provision po for dirty kitchen and laundry. Yan, itong viewing po na to, viewing po siya kapag nasa back door po tayo. Yan, bumukha na pong maluwang yung bahay since nag-finish na po tayo ng mga kisame. Yung mga walls po natin. Yan, mga blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin sa Angeles.